Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-aaralan naman natin kung paano gumawa ng circle crochet. Gaya nito. Ayan. So ang gagamitin natin na yarn ay milk cotton yarn ulit na stretchable. Tapos gagamit tayo ng 4.0mm hook. So sa paggawa ng circle crochet, hindi natin gagawin yung usual na ginagawa natin na nag-i-stir tayo sa paggawa ng knot, kundi gagawa tayo ng magic ring na tinatawag. So hawakan yung dulo, iikot sa hintuturo ng pakros, tapos kunin yung hook, ipasok natin dito sa side na to, yung hook, tapos kunin natin yung left side, ipailalim dun sa right side, tapos kunin natin ulit yung left side and then ipakabila natin siya dun sa butas. So yan yung magic ring na tinatawag. Ito yung pinaka ring niya. Kasi ganito yan, pwede mo siyang hilahin para sumikip or pwede mo siyang hilahin pabalik para lumaki ulit yung butas. Yan. Kaya siya tinawag na magic ring. So, sa pag-start natin ng paggawa ng circle crochet, kailangan natin gumawa ng 2 chain. So, ayan yung pinaka-knot natin. Tapos, gagawa tayo yung chain. 1. And then, 2. Then, gagawa tayo ng double crochet. 12 double crochet sa palibot nitong magic ring na ginawa natin. So, mag-yarn over tayo. Then, insert hook dun sa magic ring na ginawa natin. Tapos, yarn over, pull through. Meron kang tatlong loop na nasa hook. Then, yarn over, pull through sa dalawa. May natirang dalawa. Yarn over, pull through sa dalawa. So, yun yung first double crochet natin. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through. Meron kang tatlong yarn sa hook. Yarn over, pull through sa dalawa. Yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin sa buong palibot na magic ring natin. Gagawa tayo ng 12 double crochet. Ayan, ito na yung last natin na double crochet. So, ang total lang nagawa natin ay 12 double crochet sa palibot ng magic ring. Hawakan natin itong dulo na to, tapos hilahin natin para lumiit yung ring niya. So, ayan. Tapos, pagsasamahin na natin sila sa pamamagitan ng pag-slip knot. So, pasok natin yung hook natin dito sa first chain natin. First double crochet. Insert hook. Then, kuhanin natin. Mag-yarn over tayo. Lusot lang natin siya. And then, lusot din natin dito sa pinakahuli nating loop. So, circle na siya. So, hilahin lang natin ulit para talagang mag-close na yung circle niya. So, para naman sa second round, ang gagawin natin, sa bawat isang chain, gagawa tayo ng dalawang double crochet. Mag-start ulit tayo sa paggawa ng dalawang chain. So, 1 and then 2. Tapos, uumpisahan na natin dito sa pinakaunang chain natin, gumawa ng dalawang double crochet. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, may tatlo kang loop, yarn over, pull through sa dalawa, and then yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, then yarn over, pull through sa dalawa. So meron na tayong dalawang double crochet sa isang chain. Gawin lang ulit natin dito sa susunod na chain natin, gagawa tayo ng dalawang double crochet. So insert hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, pull through sa dalawa. So isa pang double crochet dito sa same chain na ginawa natin. Ayan, dalawa na silang double crochet sa isang chain. So gawin lang natin yun sa buong palibot, sa lahat, bawat isang chain, dalawang double crochet. So, yan, natapos na natin yung second round natin ng circle crochet. Meron tayong total na 24 double crochet. Ngayon, pagsasamahin na natin sila. Itong 2 chain nga pala na to, hindi ko to sinasama sa total count natin ng double crochet. Nandyan lang siya talaga kasi ang silbi niya para pagka inano natin, pinagsama natin itong dalawang dulo, hindi siya magkakaroon ng parang gap or butas.
kaya nandyan siya, siya yung magko-cover, ganun. So ngayon, mag-slip knot lang ulit tayo sa first chain. Gawa tayo ng slip knot para maisarada natin yung circle natin. Tapos mag-start na tayo sa susunod na row, yung third row natin. So mag-chain to tayo. 1, 2. Ngayon, ang gagawin naman natin, sa first chain, isang double crochet. Sa susunod na chain, dalawang double crochet. So ganun yung magiging pattern natin. Sa first chain, isang double crochet. Sa susunod na chain, dalawang double crochet. Yarn over, insert hook. Sa first chain, yarn over, pull through loop. Yarn over, pull through sa dalawa. Then, yarn over, pull through sa dalawa. Ngayon naman, sa susunod na chain, gagawa tayo ng dalawang double crochet. So, yarn over, insert hook. Yarn over, pull through loop. Yarn over, pull through sa dalawa. Yarn over, pull through sa dalawa. Tapos, gagawa ulit tayo ng isa pang double crochet dito sa same chain natin. So, yan. Dalawa na sila. Sa susunod na chain, gagawa tayo ng isang double crochet. And then, sa susunod, dalawang double crochet ulit. So, yarn over, insert hook. Yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, pull through sa dalawa. So, isa pa ulit sa same chain natin. So, yan, ganyan lang yung gagawin natin. Isa, dalawa, isa, dalawa. So, alternate lang gagawin natin sa lahat ng chain. Ayan, natapos na natin itong third row natin at meron tayong total na 36 double crochet. So, dapat, chine-check natin yung total natin per row. Kasi, pag kulang yung count natin, ibig sabihin may mali tayong nagawa sa row na yon. So, ngayon, mag-i-slip knot lang tayo dito sa first chain natin. I-slip knot lang natin para ma-close natin yung ating circle. So, yan. Ngayon naman, susunod na gagawin natin yung fourth row natin. Ngayon, mag-chain to tayo. 1, 2. Ngayon, ang pattern naman natin sa first chain natin, isa. Sa susunod na chain, isa. Sa susunod na chain, dalawa. So, ayan. Mag-double crochet tayo dito sa first chain ng isa. And then, sa susunod na chain natin, isa ulit. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, pull through sa dalawa. So, sa third chain, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and then yarn over, pull through sa dalawa. Tapos, isa pa ulit sa same chain. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun yung gagawin natin sa round na to. Isa, dalawa. Ganun yung magiging pattern. So, yan, natapos na natin yung ating fourth na row. So, meron tayong total na 48 double crochet. Ngayon, slip knot lang natin siya dito sa first chain. Yan, para maisara natin yung circle natin. Tapos, mag-chain to tayo ulit para sa next round. At sa round 5, ang gagawin naman natin ay so, sa first chain, isang double crochet. And then sa next chain, isa ulit na double crochet. And then sa third chain, isa ulit na double crochet. Ayan. At sa susunod na chain, which is yung pang fourth natin na chain, ay dalawang double crochet ang gagawin. So isa, tapos isa pa ulit sa same chain. Ayan. So, ganon. Isa, 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 dalawa. Ganon yung magiging pattern natin sa lahat ng chain natin. So, yan. Tapos na natin yung pang-fifth natin na row. So, ngayon meron tayong total na 60 double crochet. Ngayon, i-slip knot lang natin siya para ma-close natin tong circle dito sa first chain natin. Yan. So, ganyan yung paggawa po ng circle crochet. So, may total po tayo na 5 row. Pero kung gusto niyo po magdagdag, gusto niyo mas malaking circle, pwede naman po. Ia-adjust nyo lang po yung paglalagay nyo ng
increase po. Kagaya nito, pang fourth po yung ating increase, no? So, sa susunod na row, kung magdadagdag kayo, pang fifth na po nyo ilalagay yung increase. So, ito na po yung ating circle crochet. O, diba? Madali lang pong gawin. Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video kung Lolo Open. Salamat po. Bye-bye. Pa-like and subscribe na rin po ng aking channel.